Sometimes, kung sino pa yung pinaka-love mo na tao, siya pa yung magpaparamdam sa'yo ng pinaka-masakit na experience na hindi mo ina-expect. Hey guys! It's me again, Ina Parulan, and welcome back to my channel. So guys, for today's vlog, as you can see from the title below, share ko sa inyo yung mga thoughts ko about the movie Through Night and Day. Honestly guys, sobrang fan talaga ako ng mga indie film kasi talagang yung mga characters, I mean, yung mga artista na nagpo-portray sa mga characters. Saga na yung embody nila yung character. And maganda doon, magaganda yung mga storyline, yung mga nangyayari sa movie, yung talagang nakikita mo or yung talagang nangyayari sa totoong buhay. So guys, before I start, disclaimer lang, sa mga hindi pa nakakapanood, huwag nyo muna panoorin to kasi baka mamaya sabihin nyo, spoiler ako or anything. And isa pa disclaimer guys, hindi ako professional. I mean, ito yung mga sasabihin ko, yung mga thoughts ko, yung mga comments ko. Galing talaga sa akin, sa isip ko, hindi ako critic, hindi ako talagang wala akong alam sa mga kung ano-ano mang technicalities sa mga movies, pero ito lang full honesty lang. Of course guys, unahin natin sa mga characters. Syempre si Miss Alessandra De Rossi at saka si Paolo Contis. Mas madalas nilang i-portray yung pagiging comedian nila and sobrang effective talaga sila pagdating sa comedy. Pero sobrang nakaka-impress dahil itong movie na to, drama talaga and sobrang galing nila. As in, alam mo parang makikita mo or hindi, hindi mo makikita. Hindi mo lang makikita rather. And basta mararamdaman mo din na alam mo parang kala mo sila talaga, alam mo kala mo hindi sila umaarte sa sobrang galing nila. Sobrang ganda nung chemistry nila. Ayun, yung parang sobrang bagay nila in real life. Parang ganun yung may isip mo. And isa pa sa mga nakaka-impress dito sa movie na to, yung mga places na pinagshootan nila nung movie. Siya may yung Baguio. As in, pagdating kasi sa Baguio, alam mo yung feels. Pag sinabi mo kasing Baguio, alam mo yung parang lahat ng emotions nandun. May masaya. Pero pag sa drama talaga, yung parang ramdam na ramdam mo kasi sobrang perfect ng lugar para mag-drama ka, yung ganun. Tapos nandun pa yung Iceland. Sobrang parang oh my God, sobrang ganda. Parang, dahil sa napod mo yung movie, parang gusto ko tuloy mag-Baguio, gusto ko tuloy mag-book na papunta ng Iceland. Yung mga ganun. And isa pa guys, yung mga dialogues dun sa movie, sobrang realistic. As in, alam mo yung pagkasama yung boyfriend mo, pagkasama mo yung mga friends mo. Although, wala naman talaga silang kasama mga friends doon talaga dahil umikot lang yung story sa kanilang dalawa and doon sa daddy ni Alessandra De Rossi, na si Jen, sa movie. Parang, alam mo yung kung paano talaga magsalita yung tao sa totoong buhay, gano'n naman talaga, di ba? Kung paano sila mag-joke, kung paano nila i-bato yung mga punchline, sobrang ganda. Kaya nakaka-relate ka dun sa movie kasi yung mga sinasabi nila, yung mga dialogues nila, yun talaga yung mga dialogues ng mga tao sa totoong buhay. And sa OST naman nila na I Will Be Here ni Gary Valenciano. Sobrang sakit, no? Parang, tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear. Oh, taray. Taray, tinay ko yung opportunity para kumanta, di ba? Pasikat. Pero, kidding aside, guys, sobrang, alam mo yung, perfect! Alam mo yung, I mean, hindi siya bagong kanta, pero, alam mo, na-justify or nabigyan ng justice yung music. Kasi sobrang bagay siya dun sa movie. Kasi pati yung meaning nung kanta, as in, swak na swak siya dun sa movie. And yun nga lang guys, ang medyo napansin ko. Yung movie kasi medyo predictable. Siguro, hindi sa lahat ng tao ha. Disclaimer lang ha. Siguro sa akin lang or dun sa mga tao na madalas talagang makanood ng mga indie films or yung mga Filipino movies. Kasi kagaya nung, di ba, nasa Iceland sila, nagtutour sila, parang sobrang na-emphasize doon na masakit yung ulo ni Jen. Tapos medyo makakalimutin siya. So, parang doon pa lang, wala ka pa doon sa gitna or wala ka pa doon sa story na malalaman nila ko anong problem, ganyan. Parang mapipredict mo na na magkakasakit to or magkakaganyan. Kaya siguro masakit yung ulo niya kasi dahil yung sakit niya sa ulo na part or sa ganyan-ganyan. Yun lang. Yun lang. Yung parang medyo hindi ka na magugulat na nagkaganon siya sa huli na malalaman mo na may sakit siya, na kailangan yung operahan sa brain, yung mga ganon lang naman. Pero kasi minsan, siguro nga, dahil medyo minsan nagkakapare-pareho yung mga stories, pero all in all naman, alam mo yung kahit na alam mo na kung anong mangyayari susunod na part ng movie, na-excite ka and
pag gusto kang paiyakin ng movie, maiyak ka talaga. So guys, yun lang naman yung masasabi ko sa movie. All in all, sobrang ganda niya. As in, syempre ayoko na siyang ulitin kasi feeling ko pag inulit ko siya, yung naramdaman kong sakit. Yung naramdaman kong sakit, mararamdaman ko siya ulit dahil sa sobrang galing nilang i-portray yung mga characters nila. So guys, after nung mga review ko dito sa movie na Through Night and Day, proceed naman tayo dun sa mga life lessons or sa mga relationship lessons na natutunan ko dun sa movie. Unang-una, medyo guilty rin ako dito. Pero hindi lang dapat yung partner mo ang nag-a-adjust. Lalo na nakapag ikaw yung babae. Kasi di ba minsan sabi natin, babae ako, kailangan intindihin niya ako, kailangan ako yung laging binibaby, ako yung laging pinagbibigyan. Pero maling-mali. Kasi kaya nga relationship, di ba? Kasi parang ika nga, it takes two to tango. So kaya nga siya relationship na tinawag. Kasi dalawa kayo eh. Dalawa sa relationship, hindi lang naman siya, di ba? Dapat pag pumasok ka sa relationship, alam mo yung willing kang mag-adjust, willing kang mag-compromise, actually, dalawa kayo, para mag-work yung relationship. Kasi kung isa lang ng isa, yung nagtatrabaho dun sa relasyon, at yung isa, yung parang keber lang, ganyan, tapos yung isa, siya lang yung push ng push. Walang mangyayari dun. Ang mangyayari dyan, siguro, pwede magtagal, pero aantayin nyo na lang na mapagod na yung isa, tapos wala, ang ending nun, maghihiwalay rin kayo. Di porke matagal na ang relationship, hindi na siya matatapos. Kagaya nung story nila, na 13 years sila since high school, diba sila na, parang feeling mo, at feeling ng ibang tao sa paligid nyo, hindi na kayo maghihiwalay kasi sobrang komportable na kayo sa isa't isa, kilala nyo na yung isa't isa, and feeling nyo sobrang, alam mo yung parang, so, sobrang pagkakilala yung sa isa't isa, hindi na kayo maghihiwalay. Pero, darating at darating yung isang bagay na makakapagpabago nung mundo nyo, na marirealize nyo, oh my God. Hindi pala porque matagal na kami, hindi na kami makaka-encounter ng problema. Kasi, di ba, minsan, kung sino pa yung matagal, sila yung naghihiwalay sa huli, pagka-after nila ng ikasal, and then yung mga saglit lang silang magka-relationship, eh, pag nagpakasal, sila pa yung talagang tumagal hanggang sa huli. You'll never know. And isa pa sa natutunan ko dito sa movie na to, that sometimes, kung sino pa yung pinaka-love mo na tao, siya pa yung magpaparamdam sa'yo ng pinaka-masakit na experience na hindi mo ina-expect. Kagaya dun kay Ben, di ba? Parang akala niya, hahabulin siya. I mean, kala ni Jen, hahabulin siya ni Ben. Kala niya parang joke time lang yung pagkikipag-break niya. Pag-break siya, pumayag si Ben, and akala niya hahabulin siya. Sobrang sakit kaya nung part na yun na parang, di ba nung kalbo na siya, after nung surgery niya, parang sabi niya, kala ko kasi hahabulin mo ko eh. Pero, alam mo yung dinaan niya sa joke, pero totoo, nag-expect siya. And believe din naman ako kay Jen, kasi kahit hindi siya hinabol ni Ben, tapos na-diagnose siya na meron siyang sakit, kailangan niya maoperahan. Talaga natago niya ha. I mean, hindi niya ginawa yun para magpaawa, para bumalik sa kanya si Ben. Well, medyo meron din ano siya, parang downside or bad side. Kasi feeling ko, pride yung umiral. Kasi diba sabi niya, parang ba't hindi mo sinabi sa akin? Tapos ang sabi ni Jen, parang bakit ko sasabihin, eh, break na tayo, diba? Binrekan mo ko. Parang ganun. So, pag nangyari yon, pag na-experience nyo na sobrang sinaktan kayo ng taong mahal mo, ang unang-una dyan talaga is acceptance. Kasi kahit ganong pilit na makapag-move on ka, kahit ganong mo siya pilit na kalimutan, tanggalin mo siya sa isip mo, hanggat hindi mo pa na-accept na wala na siya, na wala na kayo, na hindi na siya babalik, hindi mo siya mauumpisang i-let go, hindi siya mawawala sa isip mo, and hindi mo mapapalaya yung sarili mo. And isa pa natutunan ko, sometimes love just ain't enough, o diba? Parang title lang ng kanta, pero totoo, dun sa movie na yon, napakita nga niya na hindi enough yung love mo lang. Kasi sobrang love nila isa't isa eh. Sobrang love ni Ben si Jen na to the point, hello, 180,000 parang sa towing, tapos okay pa rin siya after that. Yun nga lang, sobrang puno na siya eh. Parang na-realize niya na hindi na siya yung kilala niyang Jen before, ganyan. Pero, yung kita mo, kung love lang, tapos parang hinayaan mo, nag-break kayo, wala yung ano eh, parang hindi siya nang hinayang na matapos yun. And naka-move on siya kaagad. Yun ay pinamasakit, di ba? Parang after 3 years, ikakasal na. So, ayun nga, sometimes love just ain't enough. Dahil kailangan mo ng trust, kailangan mo ng sobrang daming patience para mag-last yung relationship. At ito, isa ito sa mga dapat
pumapasok sa isip natin. Well, ako, hindi naman ako kasal dyan, char. Kasi hindi naman ako single, diba? Pero before pa na, syempre sa mga kabataan natin, ganyan, para sa mga single na nanonood, hindi porke mahal mo, eh kailangan mag-end up kayong dalawa, together, parang ganun. Kasi, ang love kasi dapat nararamdaman yan ng dalawang tao. Kung yung isa, eh na-fall out of love na siya dun sa isa, hindi mo naman kailangan mag-beg. Kagaya ng ginawa ni Jen, diba? Hindi naman siya nagmakaawa na bumalik ka. Syempre, hindi naman siya agad-agad naka-move on. It took her time para matutunin ng i-let go si Ben and learn how to let go. Lalong-lalo na kung yung partner mo o yung dating boyfriend mo or dating girlfriend mo eh nag-let go na. Let go ka na din. And guys, last but not the least, ito yung medyo ano eh. Parang feeling ko, ito yung makonsider ko na pinakamahirap gawin. Ito yung you just have to be happy for the one you love. Kahit na yung happiness na yun eh sa iba na niya makikita. Sakit, no? Ang sakit, di ba? Kahit na hindi mo pinagdadaanan ngayon, pag narinig mo siya, parang mapapa... Oh, parang ka na lang, parang ganun. Kasi totoo naman eh. Alam ko, some of you na experience na yun, na parang, ang hirap sabihin na I'm happy for you, pero totoo, hindi ka na masaya. Gusto mag-break na sila para masabi mo, I told you so. Kasi masasabi mo lang naman na I'm happy for you, I'm happy for the both of you, kung talaga naka-move on ka na, and hindi naman talaga ganun kadali mag-move on, diba? And sobrang sakit na, alam yung lalo na, kasi may mga tao, kunyari sa dalawang ex-couple, merong isa na mauunat talaga mag-move on. Alam yung parang naka-move on na yung isa, tapos ikaw, umaasa ka pa. May ganun eh. May ganung ano eh, scenario. And, hindi mo kailangan sisihin yung sarili mo, hindi mo siya kailangan madaliin, na parang, kung hindi ka pa okay, hindi ka pa talaga okay. Huwag mong pilitin kasi yung mangyari doon, dating yung time nag-breakdown, kaya ganun sabihin mo, hindi pa talaga ako happy. Yung mga ganun. And, sobrang humanga talaga ako sa character ni Alessandro De Rossi. Di ba nung pinapanood niya yung prenup video ni Ben at saka nung bago niyang girlfriend, si Abby. Yung parang, sakit. But unang-una, ba't ginagawa yon? Torture yon, te. Ba't pag ginagawa? Pero siguro dahil kaya niya pinapanood pa ulit kasi natutuwa siya na happy si Ben sa kung saan man siya ngayon. Kahit na sa iba na siya or sa iba niya na nakuha yung happiness. So guys, yun lang naman yung mga life lessons na na-realize ko and medyo mga naisip-isip ko talaga na napanood ko yung movie na yon. Pero all in all, sobrang ganda talaga. As in, yung parang sobrang sad lang na hindi sila nagkatuluyan kasi syempre eventually namatay na rin si Jen and very sad kasi ako yung tao na ano eh. Sobrang fan ako ng mga ano, ng mga happy ending na parang sabi ko, shocks, bakit ganito yung movie na to? Yung pagka-play mo doon, masaya ka naman eh. Tapos nung after ng movie, parang sobrang lungkot, sobrang dalandala mo na kahit alam mo naman na hello, movie lang yon. Pero damang-dama yung masakit. Talagang kinarir mo as in talagang sinaksak mo sa puso mo lahat ng nangyari. So, ang pinaka-last na masasabi ko dito sa movie na to and sobrang pinaka talagang babaunin ko na lesson galing sa movie na Through Night and Day is yung mahalin mo kung sino yung nasa'yo or sino yung binigay sa'yo ng Diyos. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan siya ibibigay sa'yo or hanggang kailan lang siya pinahiram sa'yo. Oh my God, nakakaiyak. Pero seriously, di ba? Hindi mo alam kung gano'ng kahaba or gano'ng kaikli yung buhay ng taon or ng partner mo, nung kahit na sino, kahit hindi mo pa boyfriend, girlfriend, asawa or family member, basta kung sino yung mga nasa paligid mo, kung sino yung mga tao na nagmamahal sa'yo, mahalin mo sila ng sobra pa sa binibigay nila sa'yo para wala kang pagsisiyan bandang huli na sana pala pinakita ko sa kanya yung gano'n ko siya ka-love or sana pala nag-spend ako ng more time doon sa tao na yon kasi hindi mo alam. Hindi mo alam kung kailan sila mawawala sa piling mo or hindi mo alam, alam mo ikaw yung mawala. Char. Pero seryoso, diba? Fact lang naman yung sinasabi ko. Pero yan lang, mahalin natin lahat ng mga tao sa paligid.
habang meron pa tayong chance. So guys, ito na lahat ng mga thoughts ko and mga life lessons na natutunan ko sa movie na Through Night and Day. Sobrang ganda, hindi lang siya puro kilig kasi halo-halo emotions yung mararamdaman mo. Meron kang matatawa ka, meron kang malulungkot ka, meron kang masaya ka dun sa movie, and of course, hindi mawawala yung maiiyak ka talaga. So guys, that's all for this video. Sana nag-enjoy kayo dito sa review ko ng movie na to. And if bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe to my channel para update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Thank you for watching guys. Bye!